Paano nga ba magbayad sa Lazada gamit ang Lazada wallet at makatipid na rin gamit yung mga vouchers at points na meron sa Lazada? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito na yung cart ko kung saan umu-order ako ng item na tingin ko mas mura pag online kaysa sa supermarket. Katulad nito, dalawa yung in-order ko kasi bundle of 4 nasa 376 lang siya. Yung 1 liter ng mantika na katulad nito is parang nasa 120 plus. So kung sa supermarket, aabot ng 400 or 500 yung apat. So dito, umorder na ako, checkout ako. At kung makapansin nyo, meron akong store discount, meron akong voucher, may free shipping at may coins na din. So patong-patong yung discount na nakuha ko dito. At ang gagawin ko ay babayaran ko gamit yung Lazada wallet. Yun nga lang, kulang yung laman ng Lazada wallet ko. So proceed tayo, tap ko tong place order. At mag-cash in tayo. So, depende sa mode ng pag-cash in ninyo, pwedeng sa mga actual na store. Sa ngayon, hindi available yung 7-Eleven, pero pwede yung online. Katulad ng BDO, BPI, Security Bank, at marami pang iba rito. Also, yung sikat, yung GCash at Maya, pwedeng gamitin. Halimbawa, nandito na yung GCash account ko, tap ko lang yung confirm. Kung sakaling wala naman, i-tap nyo lang yung plus at ilagay ang phone number nyo sa GCash. And then, tap ko yung done. So nakita nyo, sobrang bilis. Nakapag-cash na tayo ng GCash sa Lazada wallet. Meron din tayo na-receive na text about this transaction at makakapag-proceed na tayo sa pag-order online. So kung mapansin nyo, 532 lang yung babayaran ko pero 8th na bote na ito or 8 liters ito ng mantika. So nag-advance payment lang ako ng maraming mantika but at least magagamit namin to for few months na din. Or pwede ko rin ibenta yung iba at least makakatubo pa ako kahit papano. Kasi nga, mas mura ko siya nakuha online. Proceed tayo. Tap ko na yung place order. At message confirmation na yung notification na meron tayo. Confirm ko lang to. Pwede nyo nga palang i-double check yung address niyan kung tama ba. Kung sakaling mali yung address, bali pumunta lang kayo doon sa parang pinaka-account ninyo. Back lang tayo ng back. And then, hanggang sa makarating tayo sa homepage. Ito yung homepage, punta sa account. Yung to ship. Pwedeng i-change yung address mula dito. Also, may pagkakataon na depende kung gaano kayo kabilis, pwede nyo pa rin i-cancel yung order. So, kung may question kayo, saan mo nakuha yung coins, saan mo nakuha yung vouchers, kapag merong mga ongoing promo sa Lazada, katulad ng 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, hanggang sa 12-12, abangan nyo na yung mga possible na mag-pop-up na vouchers dito. Halimbawa, dito sa account ninyo, i-tap nyo lang yan. Kadalasan kasi mapupunta kayo sa homepage. Punta lang kayo sa account para sa vouchers. Dito, mangolekta lang kayo na mangolekta. Ang nakikita nyo sa akin ay use now na button, pero kung wala yan, ang ilalagay nyo lang or ang itatap nyo lang is yung collect katulad nito. Kolektahin natin yan at mapupunta na yan sa list of vouchers ko na nandito sa bandang taas. Na siyang pwede ko magamit kapag mag-place order na ako, yun yung after nung add to cart. Dito rin, merong last coins. So, yun yung nagamit ko pang discount sa binili ko kanina. So, may nakuha ulit akong coins ngayon. Everyday, kapag nagamit ako ng Lazada na app, may makukuha pa akong coins. Katulad yan, bukas, another 8 coins. Sa susunod na araw, 8 coins ulit at sa mga susunod pa. Also, sa mga mismong store, may nagpa-pop up din dito na mga vouchers. So, pag may nakita kayong ganon, i-claim nyo lang yung voucher na yon na siyang pwede nyo rin magamit pang dagdag or patong-patong na discount dito sa Lazada kapag bibili kayo online. Also, ang ginagawa ko nga pala ay tinitingnan ko yung may mga 4-4 or 5-5 na sale depende sa date or yung promo nila. At mula doon, doon ako bibili ng item na kailangan ko or alam ko makakatipid ako. Ito pa yung ibang mga vouchers na pwedeng kolektahin. Tap natin yung more vouchers. At napunta rin tayo doon sa vouchers na pinakita ko kanina. So, pwedeng nasa homepage, dito sa For You na section or sa account kung sakaling din nyo makita dito sa voucher center. So, ganun kadali gamitin ang Laz Wallet. Alam ko na mas practical or mas safe gumamit ng cash on delivery. Ginagamit ko din yan. Pero kapag may mga promo or discounts na pwedeng magamit yung ibang payment option katulad ng GCash, Maya, yung debit card or credit card or kahit yung Laz Wallet, ginagamit ko yon para nga naman makakuha pa ng discount. Again, i-check nyo na lang kung ano yung mas practical, mas makakatipid sa inyo o kung gusto nyo yung mas safe ba. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!